Okay mga neighbor, ngayon nandito tayo sa isang venue dito sa Cainta. Today, i-share ko sa inyo kung paano mag-shoot ng group shot sa simbahan at saka sa, sabihin na natin generic na lang sa wedding. So itong video na to para sa mga newbies, mga aspiring photographer na gustong mag-aral or gustong pasukin yung wedding industry. So first tip natin, hanap tayo ng clean na background. Kailangan minimalist yung dating niya, mas malinis. Kung wala kayong mahanap, no, ilagay niyo yung i-group shot niyo nang may distance dun sa background nila. So maluwag. So mas maganda merong depth of field, maganda clean yung background, or may makikita kayong mga structure or mga plants, no. Huwag yung maraming clutter, may makikitang mga ibang background na tao. Pag sa simbahan naman, kailangan malinis yung cropping natin. Mas maganda wide para kung ika-crop man lang natin siya, mas madali. Hindi tayo mahihirapan na mag-crop kapag masyadong tight yung shot natin. Tip number 2, anong lens yung kailangan natin gamitin? Ang focal range na pwede nating magamit is, pinaka-safe is 24mm. Pwede rin tayo mag-35, depende sa simbahan, depende sa dami ng mga guests nila, no, during the group shot. Actually, pwede rin tayong gumamit ng 50 kung hindi sa simbahan, no. Enough yung space. Pwede ka rin gumamit ng 85 actually kung bawa tatlo or apat or anim yung i-group shot mo. Kaya lang, ang concern nun, malayo ka. At the same time, liliit na yung subject mo. Next natin is the flash, no. Sa simbahan, alam naman natin madilim, mas better na kung gagamit tayo ng flash. Kung merong available lights na maliwanag, okay lang. Pero mas safe na gagamit tayo ng flash kung hindi kayo confident doon sa ilaw na meron doon sa simbahan. And last about technical is the aperture, no? So, huwag kayong gagamit ng below 2.8. So, pwede kayong gumamit ng 2.8 depende sa dami ng subject nyo for the group shot. Pwedeng 2.8, based on my experience, okay din siya kung tatlo yung subject mo. Pero kung above na, let's say sa simbahan, marami na yung kailangan mo i-group shot, no? Pwede kang mag F4 tapos gamit ka lang ng flash para mas safe, mas sharp lahat. So ano yung tip mo sa mga pag nag-group shot? Kailangan ano ka lang, pag sa church bawal ang waki. Yan. Pero pagka sa ano, sa reception, kailangan jolly ka. Kailangan mapasunod mo sila sa mga gusto mong waki. Ganun. Taas. So, tip number 3, dapat maging director ka, no? Sabihin na lang natin na dominante ka, kailangan meron kang direction, kailangan mapapasunod ko sila. Kasi kung hindi, nakainig ka nila at hindi mo magagawa, lalo yung mga nakaka-intimidate ng mga na tao, no? So, kailangan, as a photographer, confident ka rin na kaya mo silang i-direct. So mga neighbor, maraming salamat for watching this video and shoutout sa mga bago natin subscriber dyan. Road to 2,000 and see you again sa susunod pa natin mga videos.